Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Inaangamin ko sa mga Panginoon Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha ang nagkasala sa isip, sa lita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Hawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Ama naming magkapangyari iyong sa iyong habang na di namin malirik, pinarapat ng hiraming apostol, si San Mateo, kaming tinutuwang ang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pangindapatin mong maging matalik mong kaugnay. Sa pagsunod namin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang ka. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanghi sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagmababa, mabait at natyaga. Magpahalaw kayo na may mapagmamahinan. Pagsilikada ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyo lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag. Isang Diyos Ama at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tayong kaloob ayon sa supa na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaulad ng kanyang simbahan. Sa ganon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naganap na sa daigdig ang kanilang mga tingin. Naganap na sa daigdig ang kanilang mga tingin. Ang langit ay nagangayap na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patulong na uulat sa sunod na gabi, araw. Naganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala rin narinig na kahit na anong ingay. Ganun pa man, sa daigdig ay naganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Naganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Apostol ay nagpupuri sa poon
sa langit habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad nakita niya isang tao ng pangalang Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumingin si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus ang kanyang malalagay na sa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Parisiyo, tinanong nila ang kanyang malagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano ang mga makasalanan?" "Ang inyong guro," narinig ni Jesus, siya'y sumagot, "ang mga may sakit, ang nangailangan ng mga kapo, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ngayon po ay kapistahan ni San Mateo, isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At may 2 punto sa nais po namin paglilinlayan sa araw na ito. Una, tulad ni Mateo, tayo ay tinatawag ng Diyos. Walang exception. Lahat ay tinatawag ng Diyos. Kahit na mga kasalanan. At tutusin ako, makita mo rito na kung saan si Mateo ay isa sa mga makasalanan at tax collector. At maliwanag na itinamanig ni Jesus na naparito siya hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. So, walang iniing tsapwera. Kaya ito rin po yung panyaya na binibigyan pansin, lalong-lalong na sa biyaya na binahayag mo sa atin ngayon, habang ang nais mo tindihain, ito rin binibigyan pansin ngayon ni Pope Francis na ang kalimitan na rinilig natin na no one is excluded. Sa panyaya ni Jesus, kung ito'y kanyang panyaya, walang exclusion. Walang exclusion. Except those who let themselves be accepted. Maliban lamang doon sa iba na ayaw nila. Pero ano man ang kakayanan mo, ay pwede kang maging alagad ni Jesus. Tayo na kayo makasalanan, pwede yung maging alagad ni Jesus. Bahagi nga ho ng isang mas magandang pagkilos na pinamamanhin. Kasi makita po natin at dito natin naging naramdam yung awa ng Diyos. Because ang pagtawag ni Jesus ay hindi pagtawag na gawa ng aking karangalan. Ngunit ano yung pagtawag ni Jesus ay gawa ng alin? Ay gawa ng kanya. Therefore, not because we deserve it. Hindi tayo maligtas ng Diyos. Ang karapatan natin ang maligtas. We are all and we are saved because out of the mercy of God. At yan ay maliwanag na nakikita natin kaysa Mateo na kung saan ay tinuturing na isa sa mga publikano noong panahon ni Jesus. Pero tinawag pa rin siya ng Diyos. Kaya huwag natin isipin na
hindi ako kasali dyan. Bagkos, huwag nating hayaan na huwag nating isali yung ating sarili. Kasi ang Diyos gusto niyang kasali tayo lahat. Yun na wala ang makita po natin. Gusto ng Diyos ay lahat ay kasali. Sa kanyang paanyaya, sa kanyang paanyaya, kasama na dyan yung kanyang pagiging mga lahat. Kaya, very strong yung salita, no one is excluded. Sa Tagalog, siguro, mas nais kong gamitin yung salita, walang maiiwan. So, lahat ay maaaring isama. As long as gusto mo sumama. Pag ganun po naman ang makita po natin, sa mentalidad na makita po namin sa ating simbahan, tayo hindi pang elitista. Hindi tayo pang elitista. Kung ang hinahanap niya pang elitista, eh, hindi po yan yung simbahan katolika. Kasi yung simbahan katolika ay hindi pang elitista. Para sa lahat. Maging yan lang ay ipinuturing kang elitista o hanggang doon sa pinakamababa. Hindi ito sa mahalan ng cream of the crop. Ito'y sa mahalan ng lahat. Kaya no exclusion. Medyo malaki ang maganda yung term na gamitin sa Tagalog. Walang iwanan. Kahit nasabihin natin na ikay makasalanan, hindi kayo iwanan. Basta ikay tumutugon sa panawagan ni Jesus. Basta pwede kang magbago. Pwede kang kasama. Pangalawa, maging bahagi mo na kung saan ay hindi lang po ito walang iwanan. But yung pangalawang paanyaya na ibinabanin ko sa amin sa kalawang pagbasa, ay makita po natin na yung pagtawag ng Diyos ay sa ngayon may kanya-kanyang kalooban. May kanya-kanyang kalooban Diyos. Kaya kayo yung sabi nyo sa sugat ni San Pablo sa mga mag-Epeso, ang bawat isa sa amin binigyan ng tangan kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. E paano nang binigay lang sa akin yung magwawalis? You are not lesser than a priest. Kasi pakakalain natin, kasi magwawalis lang yung trabaho sa simbahan, ay mas mababa ka kaysa sa iba. Ikaw ang pinakaaba. Hindi ho. Everyone has the same right. Yung dulot ng kaligtasan. Kaya kahit na magwawalis ka, at yun na nakita mong paglilingkod sa Diyos, ay kabantay mo ang Papa. Why? You will be, sabi nga natin, ay iisa naman yung patutunguhan nyo. Ano yung patutunguhan nyo? Langit. So no one is greater than the other. And no one is lesser than the other. Ano man yung pinaglilingkod mo sa Diyos? Ano man yung katatayuan mo na ibinigay mo? Kasi yun lang yung kaloob na ibinigay sa iyo. Kasi yun lang yung ipinagkaloob sa iyo eh. Hindi man po pwede sabihin, ay Father, gusto mo maging choir. Isintonado ka naman. Ay di, anong mangyari? Eh, masisira lamang yung kantahan. Kapag ipagpiminilit mo, masalili mo na ikaw ay maging choir. Eh, gusto mo pa doon, marinig ko yung marinig na yung boses ko. Pero sa doon natin ba yun? So, it will defeat the purpose. Hindi yun ang bahagi. Ay, kasi pala yun ang masikat. Hindi. So,
Huwag ninyong tingnan, bagaman kung minsan makikita natin, halimbawa, kung minsan tinitingnan ng ibang tao yung mga nasa harapan dito. Kung minsan nakalimutan natin yung mga tao nagdilingkod sa simbahan na hindi natin nakikita dito sa altar. Pareho lang po yun. Pareho lang po yung ating tatamuhin. Magkaiba-iba lang tayo ng paggalaw na ginagampanan sa ating paglilingkod sa Diyos. Pero lahat tayo ay alam na hindi mapapabilang sa kanyang kahalaman. At sa pagtingin ng Diyos, dahil sa ikaw ay magwawaris, hindi na mulugan na ikaw ay mas mababa kaysa sa iba. Kung yun lang ang ginagawa mo, ang magwalis. Hindi. Kasi bakit? Pare-pareho kayong naglilingkod sa Diyos. Kaya ito yung sabi ko sa atin, no? Na kung saan ay ipinamanin ko ni San Pablo. Sa gayon, kahit paano ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at pagiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ano naging mahalaga ka? Kung yung galing mo ay yung pagkawalis, galingan mo lang sa pagkawalis. Maging dapat ka sa pagkawalis, ay kabantay mo yung pagkilos na halimbawa ng Papa. Well, siguro sabihin natin yung Papa ay masikap. Hindi. Sa harap ko ng Diyos, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. Bagaman po kung isang mga sabi natin na hindi ako nakikilala. Hindi naman yun yung pamantayan natin. Hindi yung pamantayan natin na yung pagkilala ng Diyos. Nagkataon na yung Papa, eh, yun ang nakikilala ng mas nakaraan. Kasi yun ang Papa. Trabaho niya yun eh. Yun ang kanyang pagkilos sa kung saan yun na ginagampala niya. Pero ano, pare-pareho tayong maglilingkod para sa pagkaharian ng Diyos. Sabi nga, tayo natin ang lilingkod sa upasan ng Panginoon. Sa upasan ng Panginoon. Katulad din po ng sipag sinabi natin, upasan ng Panginoon, lahat yan ay mayroong kanya-kanyang ginaganang pagkinagampanan, maging nagapungkal ka man ng lupa, o maging ikaw man yung taga-ani ng bubas, ay yun ay parehong ginagampanan. So, ibig sabihin, walang higit kaysa sa iba, at walang mas mababa kaysa sa iba. Basta makita mo na ito yung pagtawag sa akin ng Diyos, na dito ako higit na makapaglilingkod. Go ahead. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na mas mababa kaysa sa iba. Kasi yung pagtingin ng Diyos ay atin, ang mahalaga ay ikaw ay naglilingkod ng tama. Ano man ang trabaho mo? Kasi yun lang kasi yung biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nagkatawa na iba yung biyaya na ipinagkaloob sa iba ng Diyos. Kung ang gagawin natin ay pagsumikapan natin na kunin yung biyaya na ipinagkaloob sa iba, hindi natin malagampanan yung ating tungkulin. Kaya yung ating paglilingkod sa Diyos ay nakadepende rin sa bagay na ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya napakalaga yung pagkakilala ng sarili. At kapag magawalan sa iyo, makita mo na, pare-pareho lang tayo.
Pare-pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kung minsan nasa isip natin ay yung harapan ng tao, ay hindi ho. Hindi ho tayo kasi sa Diyos, sa tao ng lilingkod. Sa Diyos tayo ng lilingkod. Kaya, kung ikaw ay tapat, ikaw ay magwawalis sa simbahan at tapat ka sa iyong paglilingkod, at kung ikaw man ay papa, matapat ka sa paglilingkod, no one is greater than the other. At wala man, sinong mas mababa kaysa sa isa. Pareho lang kayo. Pareho lang tayo. Pareho lang tayo na alin. Magkakami ng buhay na wala man ka. Ang makita natin ay hanapo natin saan ba ako higit na makapaglilingkod? Diyan saan ba yung aking galing? At doon ko ipakikita. Doon ako higit na makapaglilingkod. At yun ang titingnan sa atin ng Diyos. Kung ibinaling natin yung ipinagkaloob sa atin, ano ba yung ipinagamahalaga lang ibalik natin yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Yun ang titingnan ng Diyos. So ito ang dalawang bagay nito sa kapistahan ni San Mateo. Sabi mo ay walang iwanan at tayo lahat. Ano man ang ginagampanan natin ay pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Manalangin kayo mga
kapatid upang ang paghahain natin kaligtaan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon at paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at kalangadan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin, lumikaw sa pagkahain namin ng panalangin at mga alay. Ngayong kamistahan, sanatayaw kami at susumabot ng iyong mga waling tumayan. Ang sabayaran mo na iyong inaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol. Sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hangga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ayon sa salamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Inaangin, tinatawag niya ang sabayan ng mga apostol sa may saligad katuwang. Sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di mabawakas kahit kailan, kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng magmumay sa langit. Kaming narito ang dalawag may watik ng pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawin ng mapuri sa iyo na walang humpay sa kalapitan. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin ito
Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at ulang kagipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay pabalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay ng muling pagkabuhay ng manakit ni alay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Eh, sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mapukulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingawin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Buenaventura, at ng Danang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlayo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan kami dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol na lahat ng mga banana na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararaman mo sa mamagitan ng anak ng aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangal pagpupuri sa iyo, Diyos, amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, at sa San Pedro, tayo ay makapaglingkod at makita natin na ang paanyaya ng buong ikapal ay ang pagtawag sa lahat. Kung maaari, walang iniiwan. At tayong lahat na naman ang ating pamamaraan ng paglingkod. Magkakaiba man ay tayo lahat ay pantay-pantay sa harapan ng ating Diyos. Ama Amen.
sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala naming pinanabigan na kinamaraw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang katuwirian magpakailanman. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang inyong kusay niyo nga ang kapayapaan at ibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalawad mo kami ng kapayapaan pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay natin sumayin mo. At sumayin. Pagkakayan kayo ng kapayapaan sa iyong isa. Pagkakayan ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan na sa libutan, ay palaging maging kaibigan ni Kristo.
na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa paghalang manggagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin na mapagmahal, sa pag-inabang namin sa kalaban ng katubusan na siyang sanihin ng masasayang pagpapatuloy ni San Mateo sa panulubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagalong lagi namin tandamin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal. At na ngayon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglay ang awa at pag-ibig ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Hail Mary. Blessed is the fruit.